hinihila na rin nila kung kailan ka or anong month bibilangin yung buong watchers mo para makumpleto mo yung 4,000 public watchers. So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So for today's video guys, I'll be discussing you kung ano ba talaga yung mangyayari sa channel mo kapag hindi mo na-reach yung 4,000 public watcher and yung 1,000 subscribers. Pero ang i-explain na lang natin dito is 4,000 public watcher kasi yun naman yung mahirap talagang kunin. So maraming nagsasabi ng mga big YouTuber na kapag hindi mo daw na-reach yung 4,000 public watcher within 12 months or 365 days is magbaback to zero yung watcher mo. So hindi po yun totoo and explain ko sa inyo mamaya para mas maintindihan nyo pa. And sinasabi rin nila na kapag hindi mo na-reach yung 4,000 public watchers, magbaback to zero yung subscribers mo. So mas lalong hindi totoo yun at lalong hindi totoo yung sinasabi nila na kapag hindi mo na-reach yung requirements ng YouTube is hindi na ma-approve yung channel mo. Ma-approve pa rin. So now explain ko sa inyo without further ado para hindi na tayo matagalan at para hindi na humabang video na to. So meron akong mga ginawang basic sample dito para mas madali nyong maintindihan kung ano ba talaga ang totoo. So itong ipapaliwanag ko sa inyo guys is according sa YouTube. Ito po yung sinabi ng YouTube sa YouTube Help or ng YouTube Community Guidelines. Okay, so ito yung mga ginawa kong sample na kung saan naglagay ko ng mga years. So kung mapapansin nyo itong channel ko, ginawa ko siya on June 3, 2020. So yan po yung month, date at year kung kailan ko ginawa yung channel ko. So nagagawin ko siyang sample. So itong nilagay kong year na to, dalawang year na to is total of 12 months to. 12 months ito or isang taon. So paano ba? Umbisa natin. Sabi ko nga sa inyo, ginawa ko yung itong second channel ko noong June 3, 2020. So, ibig sabihin, nag-start ako mag-upload ng mga video ko noong June 3. Okay, yan yung start ng araw kung kailan ako nag-upload ng mga video sa dito sa channel na to. So, ibig sabihin, matatapos ako ng June 3, 2021. Yan yung maabot ko na yung 12 months. So, let's say, sabihin na lang natin guys na sa 12 months ko na yan. So, 2020 ko at 2021 ko naka-reach lang ako ng 3,500 watch hour. Okay. Yan yung nakuha ko sa 12 months ko na yan. So, ibig sabihin, meron pa akong kulang na 500 watch hour. Kulang pa, hindi ko pa siya na-reach. So, ano ba yung mangyayari? Okay, ito yung sinasabi nila na kapag hindi mo daw na-reach yung requirements ng YouTube is hindi ka na ma-approve. So hindi po ganun. Ang mangyayari guys, yung YouTube na mismo yung mag-a-adjust. So ano ba yung gagawin ng YouTube pag hindi mo na-reach yung 4,000 public watcher within 12 months or 360 days? Kasi ang 12 months guys is equivalent of 365 days. Ibig sabihin 365 na araw. Okay, so now ang mangyayari since hindi ko na-reach yung 4,000 public watcher, ang gagawin ni YouTube is mag-a-adjust. So ito yung gagawin niya. Diba nag-start ako on June 3, 2020. Yan yung month, date at year. So ang gagawin niya since mag-a-adjust yung YouTube, mag-a-adjust na rin kung kailan ako nag-start. Okay, kung mapapansin nyo dito, nag-start ako on June 3, 2020 at kapag nag-adjust si YouTube dahil nga hindi ko naabot yung 4,000 public watcher na requirements sila, magiging July. So, bakit naging July? Kasi kung mapapansin nyo dito sa end of date ko, July 1, 2020, sabihin na lang natin na July 1. Okay, yan po yung mangyayari. Bakit magiging July 1, 2020 yung start kung kailan ako nag-upload ng mga video? Or etong klaruin ko na lang guys, etong July 1, 2029, heto, kumbaga heto yung month kung kailan mag-i-start yung YouTube na bibilangin yung watchers mo. Okay? So explain natin ulit para mas malino at para mas maintindihan niyo. So ayun, nag-start ako mag-upload ng mga video sa second channel ko June 3, 2021 or June 3, 2020.
Okay, so ibig sabihin mag-e-end ako ng June 3, 2021. Yan na yung 12 months na. Okay? Kumbaga 365 days na. So now since umabot na ako ng 12 months, hindi ko pa na-reach yung 4,000 public watcher kasi ang nakuha ko lang dito is 3,500 public watcher. May kulang pa ako na 500 watcher. Ang gagawin naman ni YouTube is mag-a-adjust siya. So, ito para mas malino. Halimbawa na lang sa month of June, nakakuha ako dito ng 500 watch hour. Okay, sa month of June. So, since hindi ko naabot yung 4,000 public watch hour na requirements sila, mag-a-adjust kung kailan ako nag-start at kung kailan ako mag-e-end. So, ang mangyayari, kung magpapansin nyo dito, nag-start ako on June, magiging July siya. Kasi bakit? Pag nag-extend ng month, kung kailan mo matatapos yung 12 months para makuha mo yung 4,000 public watcher, kailangan na rin hilain yung kung kailan ka nag-start para maging 12 months ka. Okay, kasi hindi pwedeng hindi nila hilain kung kailan ka nag-start kasi magiging 12 months ka or sobra pa. So that's why kailangan pag nag-extend sila ng month para at least mabuo mo yung 4,000 public watcher, kailangan na rin nilang hilain kung kailan ka nag-start. So meaning to say, yung manakuha kong watcher sa month of June, ibabasura na yun, tatanggalin na yun. So kung mapapansin niyo dito, naglagay ko ng sample sa June, nakakuha ko ng 500 watcher, ibig sabihin, matatapon na yan. Yan yung mawawala. So kaya yan po yung nangyayari kapag hindi niyo na-reach yung 4,000 public watcher. Nagtatanggal ng YouTube ng watcher doon sa nakuha or naipon yung watcher. So ang result is nababawasan, pero hindi po totally na lahat ng watchers mo is mababawas kung ilang week, month ang na-extend ng YouTube para mabuo mo yung 4,000 public watcher. Yun lang po yung ibabawas, tulad nito, di ba? Kung mapapansin nyo, nag-extend siya ng July. So, ang magiging start ko is July na rin. July 1, 2020. So, mag-e-end ako ng July 1, 2021. So, ibig sabihin, yung nakuha kong watchers dito sa month of June, mawawala na siya. Yun lang po yung mababawas. Ibig sabihin, ang total ng watchers ko is nasa 3,000 lang. Okay, 3,000 lang. So, anong mangyayari ngayon? Ang gagawin mo naman is para ma-hit mo yung requirements sila or para ma-approve ka at ma-monetize ka, kailangan sa month of July na yan, July 1, 2021, kailangan maging consistent ka or kailangan makuha mo ng buo yung 4,000 public watcher, kasi kung hindi mo pa ma-hit sa month of July, mag-e-extend naman at mababawasan ka na naman ng watcher. Kasi kada mag-e-extend ng month yung YouTube, magbabawas na rin sila ng month. Kasi bakit? Hihilain na rin kung kailan ka nag-start or kailan bibilangin or anong month bibilangin yung watchers na na-reach mo lahat or nakuha mo. Diba? Kasi hindi pwedeng mag-e-extend sila. Halimbawa, July, mag-e-extend naman ng August. Okay? Hindi naman pwede na August yung end mo, then ang start mo is July. Kasi sobra ka. Sobra ka sa 12 months, magiging 13 months. So that's why pag kada mag-extend sila, hinihila na rin nila kung kailan ka or anong month bibilangin yung buong watchers mo para makumpleto mo yung 4,000 public watchers. So hopefully naintindihan yung explanation ko kasi parang medyo magulo, and pero madali lang naman siya iintindihin, kasi ang point lang talaga dito is pag hindi mo na reach yung 4,000 public watcher, ibig sabihin mag-e-extend or mag-adjust yung YouTube kung kailan mo mag-a-adjust yung YouTube para mabuo mo yung 4,000 public watcher. So, ganun lang guys. Hindi siya totally na mawawala lahat yung watchers mo. Hindi ka po magba-back to zero kahit hindi mo mabuo yung 4,000 public watchers sa loob ng 12 months. So, hindi po totoo yung sinasabi nila na kapag hindi mo na-reach within 365 days or 12 months yung requirements sila, hindi ka ma-approve. Ma-approve ka pa rin, pero yun yung mangyayari sa'yo guys. Medyo matatagalan ka na rin kasi kada mag-extend yung month na yun, mag-extend or
mababawasan na rin yung 4,000 public or yung what search na nakuha mo. So, masyadong magulo. So, yun lang guys. So, pwede nakatulong sa inyo yung video na to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko.